sa bahay sa ating pong aksyon ni Kuya Daniel. Kapiling po natin na ating kaibigan at suki naman sa Social Security System na si Miss Lilibeth Sorelva. Miss Lilibeth, yes, kumusta po kayo? Good morning. Good morning sa inyo lahat. Opo, at ano po ang bago ngayon sa SSS? Pati ating continue ating loan penalty condonation na matatapos sa September 30, 2012. Ang ating educational loan continue pa rin. Salary loan, pwede pa rin kaming mangutang? Pwede pa rin. At ang ating member get member promo, yung ating annual confirmation ng mga pensioners, at yung ating call center na 16 hours from Monday to Friday from 7 a.m. to 11 p.m. Miss Lilibeth, kung mangungutang daw po, kung gustong mag-loan, ano po mga requirements na dapat i-comply ng mga SSS members? Yes. Kung voluntary o self-employed, wala naman tayong kailangan na papirmahan dun sa employer. So, pirma lang nung membro at saka yung kanyang valid IDs. Kung walang SSID, pwede naman 2 valid IDs. Ayun, mas mabilis kung self-employed ka or voluntary member. Ganun din niya. Pwede din sa employed. Kaya lang, sa employed kasi, meron pang pipirma. Kailangan papirmahan sa employer. Okay. Ito naman po mga tanong mula sa ating mga kasambahay from 101-1426. Good morning. Ask ko po kung employed at nakapag-loan sa SSS, pwede bang ako na lang mismo magbayad ng monthly payment? Hindi ko na ipapadeduct sa salary ko at saan pwedeng magbayad? Pwede naman siyang magbayad voluntary, pero kung may employer siya at hindi naman delinquent yung employer sa pagbabayad, pwede rin niya ibigay yung kanyang voucher para madidakan siya. Nasa sa kanya, pwede tayong magbayad sa SSS nearest branch or sa mga bangko. From 5610518, good morning po para sa mga SSS pensioners. Available na po ba ang SSS contribution summary ng 1981 to 1986? Yung project na to ginagawa pa lang sa ngayon, so mas malapit na yung matapos sa siguro by end of this year. From 2389055, good morning po ma'am. Natigil na po ang partial disability pension benefits ko last May 2011. Pwede pa ba akong mag-apply ulit o total disability na po ang a-applyan ko dahil hindi na talaga ako makapagtrabaho? Ano pa ba ang dapat kong gawin ma'am? From Mr. Picardal ng Ilocos Sur. Pwede naman siya mag-file ulit at tingnan niya kung ano yung magiging evaluation ng doktor kasama yung mga records niya para matingnan din. From 1421350, good morning po si Mary Grace Alcaraz po ito ng Bukawi, Bulacan. Ask ko lang po kung pwede na po ako makapag-loan kasi nagbayad na po ako ng balance ko noong June 19, 2012. Depende kung after na 2 years, then yung kanyang payment ay na-post na, pwede na siya mag-file. At 2 years nga pala yung pagbabayad, no, kapag ka nag-loan ka. From 9734077, 14 years po ako sa company. Continuous ang contribution ko last 2007. Nagsara ang company, na putol ang contribution ko. Tanong ko, pwede po ba akong mag-loan kung mag-voluntary? Pwede din, basta may 6 na hulog na bago or 6 current contribution. From 7941141, I am 58 years old now and an SSS member since 1979. If I had contributed 360 months, what is the computation in regards to my pension I will receive monthly? Kung natin yung pagbabatayan dun sa minimum na pension, di ba, 10 years natin is 1-2, 20 years is 2-4, pwedeng makapag-pension na siguro mga around 3,000 kung medyo malit lang yung hulog. From 4488841, good morning, may salary loan ako since 2003 pa, worth 11,000. Ito po ay hindi ko man lang nahulugan hanggang ngayon. Dahil nagpalipat-lipat ako ng work, kaya di ko ito nahulugan. Ask ko lang po kung pwede po ba ako makapag-avail ng ibang loan benefits kahit may salary loan ako. If pwede pa, anong uri ng loan? Sad to say, hindi pwede siya makapag-loan basta may mga delinquent ka sa yung dating loan. Kasi available lang naman natin yung educational loan at saka yung salary loan. From 6812142, kung ang mag-asawa ay parehong SSS pensioner at namatay, ang husband, tatanggap pa rin ba yung wife ng monthly pension na dati nang tinatanggap ng husband? Kung magkaganon, hanggang kailan tatanggap ang wife? Tatanggapin niya yung halimbawa namatay na yung kanyang husband, na tatanggapin ng wife yung buo 100% ng retirement pension pero magiging death benefit pension, wag lang siyang mag-aasawang muli. Doon matitigil.
Ms. Lilibets, doon po sa mga gusto pong magtanong, saan po sila maaaring tumawag at ano po ang website ng SSS? Pwede tayo tumawag sa 920-6446 hanggang 55-917-7777 at ang ating website ang www.sss.gov.ph. Alright, thank you very much po, Ms. Lilibets. Hanggang sa susunod pong Martes, si Ms. Lilibets Serralvo po ng Social Security System.